the ladies waiting on top of the hill. She's calling for us all together so near. Magandang araw po sa kanilang lahat. Ito po si Jigs Villaflores ng Love Points for the Black Nazarene. Sa araw pong ito, ang ating guest speaker ay walang iba kundi si Sister Epi Brazil OP, founder ng Regina Rica. Sa araw pong ito, ibabahagi natin ang pangalawang tulak sa Poetry of Popular Devotions na pinamagatang Ang Pagbabalik ng Aliwughang Anak sa Birhen ng Regina Rica. Nagsimula ang kwento ko sa Regina Rica 3 taon na ang nakalilipas nang imbitahan ako ni Sister Epi sa Regina Rica. Mula sa maingay at magulong siyudad ng Maynila, pumasok ako sa isang daigdig na tahimik, matiwasay at maganda ang kalikasan. Maraming mga punong kahoy. Sariwa ang simoy ng hangin at magandang magmuni-muni tungkol sa buhay. Ito ang kwarto ko noon. Almusal sa umaga. Lalakad patungo sa sulod. Tatawid sa ilog sapa. Mananamhalian, iidlip sandali sa duyang kawayan, magbibigay ng 7 palabras at makikipaglaro ng basketball sa batang paslit. Pagdating ng takipsilim, dadalawin si San Jose na namamaalam at kumakaway sa Birheng Maria at mag-oorasyon na. Ang Regina Rica ay puno ng alitaptap pag sumapit na ang gabi at idinuduyan tayo patungo sa mga lumuluhang mga bituin. 3 butil ng gintong aral ang natutuhan ko sa Regina Rica. Hindi na ako kailangang humingi pa ng himala sa Birhen ng Regina Rica sapagkat ang lugar na Regina Rica mismo ay isang himala. Bakit isang himala? Sapagkat na mag-umpisa ang Regina Rica, maliit lamang sila. Mula sa isang maliit na mother house sa Scout Fernandez sa Quezon City, naghahanap lamang sila ng 1 ektarya na malilipatan sapagkat lumalago na ang kanilang community. Pero ang biyayang ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon ay 13.5 hectares of land. Ang problema lang, 27 million ang kanilang dapat bayaran. Payable in 3 years. Saan sila kukuha ng ganon kalaking halaga kahit na sa lupa pa lamang? Marami na sa kanila ang senior citizen. At ang kanilang founder na si Sister Epi Brazil ay isang cancer survivor. Paano mangyayari yun? Nang magsimula sila sa Regina Rica, walang tubig, walang kuryente, bahay kubo lamang ang tirahan nila. Niwala ng mga ibon, bubuyog at paru-paro. Ngunit dahil sa kanilang masinop na pagsisikap at pagdarasal, nakapagpatayo sila ng simbahan. Rica Retreat Buildings of Contemplation in Asia at isang malaking estatwa, 71 feet tall statue of Our Lady of Regina Rica. Pangalawang tanong, bakit naging himala ang Regina Rica? Parte ng sagot sa tanong na ito, sa palagay ko, ay dahil na rin sa butihing mga Dominican Sisters ng Regina
Riga. Malaki ang natutuhan ko sa kanila. Para silang mga bubuyog, walang tigil sa pagtatrabaho, at para silang tubo. Ang tubo, lagusan ng tubig. A channel of grace and blessing. Mapapansin nyo na ang tubo hindi sarado. Bukas sa kaliwa at bukas sa kanan. Isang lagusan. Kung ano ang pumasok sa kaliwa, siya ang lalabas sa kanan. Ang ibig sabihin, kung anong biyaya ang kanilang tinanggap, ito din ang kanilang ipinamimigay. Halimbawa, nang tanggapin nila ang malaking ektarya ng lupa, pinagyaman nila ito. Nagtanim ng 10,000 trees. Nag-alaga ng mga hayop. Nag-gardening ng mga bulaklak. Kaya't dumating ang mga ibon at paru-paro. Dumagsa ang prutas. Simple lang ang buhay nila. Masaya na sila pagka nakakita ng rainbow. Ang hobby nila ay bird watching. At paggabi na, stargazing naman. At tuwing Sabado, fishing. Ngunit, pag dumating na ang bagyo at baha, dito nyo makikita ang kanilang tunay na pagkatao. Labas na silang lahat, sakay sa 6x6. Kung minsan, hindi makaahon sa putik, pero sagsag pa rin silang tumutulong sa mga nasalanta ng baha at bagyo. Yan ang mga Dominican Sisters, a channel of grace and blessing. Sana tularan natin sila. Sana tayo rin maging tubo, bukas palad tumatanggap ng grasya, at bukas pala ding magbigay ng tulong sa kapwa. Yan ang sekreto kung bakit ang Regina Rica ay isang malaking himala. Pangatlo, ito po ang tandaan natin. Sabi nga ni Sister Epi, Regina Rica is not a park. This is not a playground. Hindi ito Disneyland or a place where you take selfie. This is a sacred place. This is where Mama Mary lives. Para sa akin, ang Regina Rica ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang dalawang magkaibang daigdig, the visible world and the invisible world. It is a place of healing where pilgrims tend their inner flame. So ang suggestion ko po, pag dumadalaw tayo sa Regina Rica, doon tayo mag-focus sa S-Trail, kung saan pwedeng magdasal ang tao. Doon tayo pumunta kay St. Hildegard para magmuni-muni, hanapin ang sarili, at makipag-usap sa Diyos. There are pockets of sacred spaces scattered at Regina Rica. Dito po tayo pumunta. Ang kwento ng ang pagbabalik ng alibughang anak ay kwento nating lahat. Sapagkat kuminsan, humihina na ang ating loob. Kuminsan, hindi na tayo makabangon sa bigat ng ating mga pasanin sa buhay. Kuminsan, sumisigaw na tayo sa Diyos at sinisisi natin siya. Diyos ko, bakit ba ganito ang buhay ko? Yun at yun din. Basag na ang aking banga. Tuyot na ang aking dila. Balina ang aking pakpak. Kailan pa ako lilipad? Dapat nating tandaan, tayong mga Pilipino ay makaina. Kahit na iniwan na tayo at itinakwil ng ating mga kaibigan, mga kapatid o ninuman, may naghihintay sa ating Mama Mary sa ituktok ng gulod na handa tayong kalingain, biyayaan
at kupkupin. Siya ang ina ng mga himala. Siya ang birhen ng Regina Rica, the lady on top of the hill. Siya ang magdadala sa atin sa kanyang anak na si Jesus sa dulo ng walang hanggan. Amen. Oh, the lady is waiting on top of the hill. She's calling for us all to gather so near. Mother of mercy, please heal all our pain. Regina Rosari, our lady and queen. So first question, natin and sister, what makes Regina Rica unique from other pilgrimages? Well, what makes Regina Rica unique is, of course, the presence of Mama Mary, a 71-foot statue of Our Lady, and something better is makapasok pa ang mga tao sa loob ng kapa ni Mama Mary. Yan naman ang Dominican tradition na we are all under the mantle of Our Lady. And of course, unique in the sense na it's not only a pilgrimage site, but it's really surrounded by nature, napakalawak ng lugar, and we have the pockets of sacred spaces here. Pockets, small areas where people can just go and pray quietly, like the area of St. Hildegard, the area of St. Joseph, the area of, and then now, of course, the retreat house is different because you have almost everything here. Okay, very good. Sister, ano ang mga rason kung bakit yung mga pilgrims umibisita dito sa Regina Rica? Well, hindi nga namin maunawaan eh. At the beginning, gusto lang sana namin makahanap ng isang Italian na lupa. Pero ang daming, ang laking binigay sa amin ng Panginoon. Very big tract of land. It is a 13-hectare land. Mm-hmm. And 13.5 hectares. So, mga tao ay at the beginning trickles lang naman, konti lang, siguro mga 100, 200, ganun. Pero later on, we had mass here pag nandyan si Mama Mary, and after that we decided to put up a bigger chapel kasi dumadami na talaga mga tao. I think it's also because of social media, and not only that, because of yung word of mouth, and not only that, there are so many miracles that they attribute to Our Lady. Isang miracle lang doon itong kamay ni Mama Mary, yung nagkaganon siya ng, parang it looks very symbolic. No, first it's like free. Of course, this is money. Many people come to pray for money, but this is also okay. So may mga tao na pumunta, tapos hindi nila alam kung anong gagawin nila. Yes ba or no ba yung gagawin nila? And then they look up to Our Lady, and there they saw this hand. Mm-hmm. And then they say, oh, yeah, Mama Mary is telling me, yes pala, we will do that. And of course, ang daming nabuntis dito na naghihingi sila ng makabuntis sila. Siguro because Our Lady is really under the mantle of Our Lady, it's a very symbolic gesture of the woman, no? Under the cape of Our Lady. And ang pangalan ng mga of the babies that sometimes mga 40 na sila, 42 na sila, they still can sing. Ang mga pangalan nila ay Regina, Reggie, Reggie Girl, ganun, Regina Rica, ganun. Marami na ngayon ang mga kapangalan ni Mama Mary, Regina. Okay, sister. What tips can you give the pilgrims to make the best use of their visit? Yeah, it's not all this. Palagi lang namin sinasabi that this is not a place for, this is not a park, this is not a picnic ground, this is not a playground, this is not a paseo-paseo lang o pasyal-pasyal, but this is really a place of pilgrimage, a place of peace, and a place of where people can find healing and trust in the Lord and rest their mind, body, and spirit. So the tips that I could give them is when they come here, it's not only for selfie, millennial gestures of selfie, but
really to go into moments of silence. That's why we provided the S-Trail. Okay, the S-Trail is a place where they can pray until they reach Our Lady. Or they could look around, and if they look around, they will see ang ganda-ganda ng kalikasan, you know? And then they can really count their blessing. So we are inviting people to count their blessings when they are here. And they are living a concrete jungle of the city. Right. And then when they are here, they experience nature at its best, because nature heals. Very good, very good. Final question, sister. What does Regina Rica mean to you personally as the founder? I don't feel very worthy to be given this task to found. I feel that I am just a very provinciana sister who lived before in a very small quaint town. Mm-hmm. I ran schools before. I have never run any retreat center. I have never run any pilgrimage place. But I feel very honored to have been given this privilege to found this place. To find it among the many, many places we have gone to. And to me personally, I feel that Our Lady is using me. Having healed me in the year 2000 of an incurable disease. Oh. And now I really realize that Our Lady has a very special mission given to me. And that is the mission of pointing. To be a pointer. To point at Our Lady. Look, here is a mother waiting for you. Here is a mother who loves you. Here is a mother who is embracing you. And when you don't have hope, you know that here at Regina Rica, you can find hope, you can find healing, and you can find all the blessings that you need. Wow. But to me, as a founder, I feel so very privileged, because I realize that this place can become a place of healing, a place of happiness, a place of hope for the many people who come. Wow, that's really great, sister. Thank you very much for this interview, and more power to Regina Rica. Okay. Please subscribe and comment below. Kung wala po kayong account sa YouTube, nag-iwan ako ng link para i-guide kayo. See you po next week. Walang tigil ang pagpatak ng ulan. Walang tigil ang pag-agos ng buhay. Mula sa malayo, sa itok-tok ng gulod, natanaw na kita. Damang-dama ko ang pintig ng iyong puso. Naghihintay, nananabik, naiiyak sa tuwa sa aking pagbabalik. Samantalang ako, nag-aalinlangan, nahihiya, sapagkat ako ang anak mong alibugha. Dumalaw ako sa araw na ito upang magbalik, at sa sapot ng gagamba, habang binibilang ko ang nalagas na dahon ng mga panahon, pinuklaw ako ng isang napakagandang alaala. Hindi ko malilimutan ang masaya mong tili nang sa kauna-unahang pagkakataon, binigkas ko ang pangalan mo. Pinupog mo ako ng halik nang mamasdan mo ang una kong hakbang patungo sa iyo. Paano ko malilimutan ang hawakan mo ang maliit kong kamay at turuan mo ako ng close open, close open. Paano ko malilimot ang matamis mong tulog na bunso bago ako matulog sa bayhele sa akin. At pagdating ng orasyon, pag iknukumot na natin ang gabi at nahiga na tayo sa banig na damo, paano ko malilimutan ang pagbibilang ng mga kumikislap na bituin? Sa maliit kong mata, ikaw ang Diyos sa akin. Walang hindi ka magagawa. Ngunit, nang magbinata ako, lumihis ako sa inilatag mong landas.
nagpakalayo-layo sapagkat ayaw kong makita kang umiiyak. Sa umpisa, pinilit kong sundin ang gusto mo. Nagpakabanal ako, ngunit hindi ito ako. Gusto kong magpakatotoo sa bawat pagbagsak ko. Paulit-ulit kong dinarasal, magbabago na ako, Diyos ko. Magbabago na ako. Pero sabi ko lang yun, kahit na 1,000 beses akong umahon sa balo ng kasalanan, 10,000 talangka naman ang hahatak sa akin pabalik sa kubunoy. Paano ako lalaban? Kaya't naisipan kong tumakas. Bakit ako pakukulong sa hawlang ginto ng mga Kristiyano na bawal lahat ang masarap? Bakit ko iiwan ang 1 dangkal na kaligayahan? Kung susuko ako sa krus, may masisimot pa ba akong kaligayahan? Kaya't nagpakalayo-layo ako sapagkat ayaw kitang makitang nasasaktan. Masisisi mo ba ako? Masisisi mo ba ako kung gusto kong tikman ang lahat ng katas at ubas ng mundo? Masisisi mo ba ako kung gusto kong ikampay ang mga murang pakpak sa mga bawal na langit na hindi ko pa nalilipad? Ngunit, ipinadpad pala ko sa landas na walang bukas. Ang ipinain nila sa akin ay tingga at tansok, mga pangakong tubog sa ginto. Tubig na habang nilalagok mo ay lalo kang nauuhaw. Tinapay na habang kinakain mo ay lalo kang nagugutom. Kaya't naisipan kong bumalik sa Regina Rica, sa tunay na pag-ibig ng isang ina. Ito ang pinto ng Regina Rica. Lagusan ng liwanag sa mga taong naghahanap. Nagbalik ako sa Regina Rica upang bungkalin ang aking ugat. Hinahanap ko ang aking ugat sa katas ng katahimikan na nagbibigay buhay. Sa batis ng kalikasan. Sa taghoy ng kandila na nagsusumamo. Sa kaluskos ng hangin sa dahon ng kawayan. Hinahanap ko ang aking sarili sa yabag ng mga taong tahimik na nagdarasal. Sa makinis na sapad na bato na pinulot sa tabing ilog. Sa bulong ng hukay. Ayaw kong daanan lamang ako ng buhay. Gusto ko siyang isadlak sa 1 sulok. Sikmuraan, tadyakan, hanggang iluwa ang taglay nitong lihim. Ayokong sa bandang huli, habang naghihingalo na ako, ayokong itanong, ano ang nangyari? Ayokong matuklasan na sinayang ko lang ang buhay ko, na namuhay ako hindi bilang tao, kundi bilang gamu-gamu na habon ng habon sa mga kuwad na anino. Masdan mo ang mga gwardiyang santo. Buong puso nilang hinakap ang krus ng kahirapan at kabiguan sapagkat hawak nila ang katotohanan. Isa lamang kanilang tanong sa buhay, matatakot ba ng anino ang araw? Dito sa Regina Rica, dito ko ibabaon ang lahat ng aking tula. Wala silang silbi sa tinig na nakikipag-usap kahit walang kataga. Sa kanya ko makikinig. Papasukin mo ina ang liwanag ng iyong anak sa sugat ng aking mga pangarap. Paghilumin mo sila.
bigyan mo ako ng mata na mapayapang titig sa anumang salot ng buhay. Dito sa Regina Rica, may mata ang dilim, may dila ang katahimikan, may liwanag ang bukas. Dito sa Regina Rica, dito nagtatagpo ang dalawang daigdig, ang daigdig na nakikita at ang daigdig ng espiritu. Sa mata ng ating pananampalataya, bubukal ang mga ipinagdarasal na himala. Inay, yakapin mo ako ng mahigpit. Babalik na ako sapagkat ang langit ko ang kandungan mo. Nakita mo, inay, ang aking paglubog. Masdan mo ngayon kung paano ko isisilang ang bukang liwayway.